Ayan, at hello po sa inyo lahat at magandang araw po muli. At welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay meron tayong unbox na ABR po ito. Ayan, nakaseld pa siya. So bali, nag-order po tayo ng ABR. Gawa ng yung current po rito sa aming lugar ay mababa at minsan nagpa-fluctuate. Almost below na siya sa 200. Minsan nasa 180 ganun. So hindi na po mapandar yung mga ibang appliances pati po mga video units ay hindi na rin po kayang pandarin. Nag-shut off na po siya. Hanggang pag sa gabi mababa na po yung current rito, nasa 170 na lang ganun. So shutdown ng amplifier ng video okay. Kaya order po tayo ng ABR. Kaya po ating buksan para makita po natin yung kanyang itsura. Ayan po siya. So ano po pala ito, servo type siya kasi dalawang klase ang ABR, isang servo type, isang transformer type. So yan po yan, no? Makikita nyo ABR. So ano po ito pang emergency natin kung totally parang mahina-mahina ng kurinte, diyan ay panda rin yung mga appliances or video units, yun po tayo pang emergency. Natin kung accurate siya talaga, kung ang kanyang output ay constant 220 volts. Ayan. So ito po siya, ito yung kanyang manual, tapos meron siyang libreng spare na dalawang fuse. Ayan po, servo motor 1500 watts. Try po natin kung accurate yung kanyang voltage o yung output. Ayan po, i-plug natin. Ito pa pala, ipakita natin kung ilan yung current dito sa aking lugar. Ayan po yung multi-tester. Ayan. Ayan po, nasa AC. So kung makita nyo po, ayan, 194 lang. So dapat 220 volts po tayo. Lalo po pag sa gabi, napakababa na, 170 na lang. Kaya yung mga units natin o yung ibang appliances hindi na mapaandar. So okay po, ating i-try ito kung tama yung voltage niya na 220. Plug on. Yun. So ayan na po, pumitik na yung kanyang meter. Check po natin kung constant 220 yung output niya. So ayun po, nai-plug natin yung tester. Check po natin kung tama yung voltahe niya. So ayan po siya, output niya 218, pero ayan 219, ayan po 220 po siya. Ayan,
So okay po itong ating ABR na order. Tama po yung kanyang output. Yan, 219. Okay na po yan. Consider na sa po sa 220 volts AC yan. Samantalang pag saan tayo mismo sa main source. Ayan po, 197 lang oh. Talagang hindi kaya panda rin yung ibang appliances minsan. Ayan. 218. Consider as a 220 na po yan. Ayan, 220. Nagbaan po siya, nagbabaris po siya. So okay po, at hindi tayo magamit na ABR pang emergency kung sakaling mga fluctuate o mga baang kurente. Lalo po sa lugar ko, talaga napakababa. So okay po, at marami salamat po sa inyong panood. So ganito lang po, sa may mga baang kurente sa lugar, pwede ba kayong gumamit ng ABR? Lalo po sa akin, may meron ako mga video units, kailangan natin ng ABR. Okay po, maraming salamat sa panood at huwag pong kalimutan mag-subscribe po sa aking channel. At maraming salamat po. Thanks for watching.